The House of Representatives Committee on Human Rights is prepared to investigate the alleged extrajudicial killings committed in the past administration's war against illegal drugs. During a press briefing on Thursday, May 16, panel head Representative Bienvenido Abantes says the committee met on Wednesday to discuss how it would move forward when it starts the hearing on May 22. According to Abante, they will conduct the inquiry based on the principle that suspects who died during the drug war were not able to defend themselves in court. Alleged drug users and dealers po sila, di po sila na-convict because these alleged EJK victims were silenced, they were denied their rights. Now, it is our responsibility to the victims of alleged extrajudicial killings and their families to seek the truth. Abante says past officials of former President Rodrigo Duterte's administration may be invited. These include Duterte's second Philippine National Police Chief General Oscar Albayalde and former Justice Secretary Menardo Guevara. Abante also mentions that they would not invite Duterte and his first PNP Chief Senator Bato de la Rosa as they may not be able to appear in the probe in the first place. Meanwhile, Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong says they want to exercise parliamentary courtesy to de la Rosa given that he is a member of Congress too. In addition po to what Manong Benny said, I think the House really gives primacy on the parliamentary courtesy principle. No, I think what you have mentioned earlier, you ask about those personalities, and Senator Bato is a sitting senator, so we maintain parliamentary courtesy. Partner, tingin ko ha, tingin ko lang kung bakit nangyayari ito. Kasi, pinatulan ka ni Senator Bato yung ano eh, yung PDEA leaks. Oo. Diba? Eh maraming ano partner, maraming nadismaya na mga miyembro ng House. Mm-hmm. Kung bakit ganun yung takbo nung hearing ni Senator Bato. So, syempre, pakiramdam nila partner, may intention, may motibo lang. Yung hearing. Sa pagkakaroon ng ano, hearing. Oo. Oo. Meantime, former Senator Antonio Trillanes claims De La Rosa was holding the hearings upon the instructions of former President Rodrigo Duterte. A fuming De La Rosa says he can't be dictated upon by anyone. De La Rosa's committee has conducted 3 hearings on the leaks but has failed to establish links to Marcos. Senate President Mig Zubiri meantime warned his colleagues to stop using Senate hearings for political persecution. So, ang ibig mo bang sabihin, partner? Etong gagawing ano partner investigasyon ng Kongreso, buwelta ito doon sa ginagawang hearing ng Senado kaugnay sa allegation ng leak ng dokumento from PDEA na may yung iba na sinasabi mukhang may ibang intention yung isinasagawang hearing kaugnay sa PDEA leak. Tingin ko, partner, oo. Sa ano ko ha, sa basa ko. Oo, kasi di ba para ang dating is, kung yan ang pag-uusapan natin tungkol din sa mga droga, partner, oo. Might as well, parang itagahan na natin, di ba? Kung ano ba yung meron tayong mga records, di ba? Ano ba talaga pinagsimula nito? Especially, partner, eh mukhang hindi naman, umaandar daw yung ICC, partner, pero hindi pa rin natin alam kung magtutuloy-tuloy ba yung investigasyon sa ICC. Pero ang, diba? ang sinasabi rito, partner, sa gagawing investigasyon, ang pakay nito is to seek the truth and gather comprehensive information on the alleged widespread human rights violations linked to the drug war with the ultimate goal of developing legislation to strengthen human rights. Yes, siyempre, yun ang sasabihin nila. Sabi nga nila, hindi naman nila ito gagawin parang to pass judgment, di ba? Kung naging bogus ba yung war on drugs ni dating Pangulo Duterte, pero just to know the truth. Mm-mm. Kasi merong mga naman eh. Di ba? May kumbaga may body of evidence, literally may body talaga. Oo. 'Di ba? In other words, partner, kung pag-uusapan lang dati, partner, tandaan mo naman yung PDEA leaks 2012 pa 'yun. Mm-hmm.
mas recent itong war on drugs. 'Di ba? Ang nakakalungkot lang kasi partner, tama ka, bakit ngayon lang? Oo. Siguro, by the way, I see it kasi partner, ngayon lang nagkaroon ng tapang. Hindi mo kasi pwedeng kalabanin at that time si dating Pangulong Duterte. Nandiyan si ano, hello Kamatis Analysis Unit, Kayu, hello. Eh, sila Maylin, si Lemon, hello, refresh lang. So, yun partner, sa akin, di ba? Para bang ngayon lang nagkaroon ng lakas na loob. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, kapag nagkaroon na ng murahan partner, medyo tumatahimik, tumutupi. Diba? Ang kahit ibig, mga iba. So, hindi siya nakapagkita kanya talaga sabihin, partner, si ano yun. Si Senator Trillanes, tuloy-tuloy pa rin talaga yung allegedly pag-expose sa nangyayari kung ano ba yung behind the war on drugs. So, hindi niya napatahimik si ano, si Senator Trillanes at that time. Kasi, di ba, nung nakulong si Senator De Lima, medyo nawala si Xena eh. Dahil, siyempre, wala na. Hindi na maaari magsalita. Mm-hmm. So, pero lahat, partner, lahat, halos lahat na sa House, lahat halos na nasa Senate, eh, hawak na Pangulong Duterte. Mm-hmm. Eh, kakalaban ba dun? Siyempre, wala. Eh, pero karamihan naman, partner, karamihan pa rin naman dyan sa mababang kapulungan, eh, galing dati. Di ba? Sa amin, etong karamihan ngayon na nasa Kongreso, eh same ano pa rin naman partner eh. Grupo na sumuporta sa dating administrasyon. Oo, partner. Oh. Eh alam mo naman eh, nagtatalo na sa ibang bangka. Oo. Uh-huh. Diba? Kaya nga yung parang partido ni dating Pangulong Duterte, eh di ba parang kukunti na lang yung ibang meron? Meron. Uh-huh. Pero hindi kaya nga frustrated si Senator Bato. Mm-hmm. Diba? Yung dami before nila sa House, hindi na ganun kadami. Ang dami nang nawala. Oo. Ang dami nang tumalon. Oo. Saka siguro nakikita rin nila, partner, medyo kasi nasaktan yung damdamin ng mga miyembro ng House at that time. Mm-mm. Na binabatikos ni Pangulong Duterte tungkol sa mga pondo-pondo ng miyembro ng ano ng kamara ng House, di ba? Isa yun sa naging dahilan na kumbaga naging miyembro ka naman dati dito, but ganun, di ba? Pero syempre maganda rin naman na malaman natin lahat kung talaga may anomalya tungkol sa budget. Di naman talaga pwede magtakipan yan. Oo. Di ba? Kaya nga mas maganda, ayaw naman natin sabihin nag-aaway-aaway sila, pero mas maganda talaga magkukontrahan sila. Kasi for us to know, kasi kung hindi sila magkukontrahan, hindi natin malalaman yung totoo. Mm-mm. Kaya lang, sana hindi fake news. Kasi nangyayari, para magkaroon ng siraan, eh naglalabasan ng iba-ibang mga data or facts na parang hindi na aayon dahil walang ebidensya. Oo. O, katulad itong PDEA leaks. Ang dami nagsasabi. Lalo na si Senator Jinggoy. Oh, ito daw si Morales, sinungaling, dokumento, parang basura lang. Wala. Out of the blue, out of nothing. Sinungaling? Polluted source. Sa akin palagay, dahil sinabi ko na sinungaling siya, hindi siya pwede pagkatiwalaan dahil wala naman talagang ano eh. Wala siya ebidensya.